Pinag-uusapan po ngayon ng mga netizens si Harlene Budol. Siya po yung napabalita na magiging isa sa mga hosts ng Eat Bulaga Kapuso sana, pero hindi natuloy dahil nga sa dami daw ng kanyang commitments. At isa nga dito, isa nga doon sa mga commitments na yon ay etong pagsali niya dito sa Miss Grand Philippines. Ito po ay isang patimpalak. So yung mananalo dito, beauty contest, ito po ay or yung mananalo dito ay sasabak naman sa Miss Grand International. Itong pageant na ito, ang pagkakaalam ko ay Thailand-based na pageant. So yon, kaya siya po pinag-uusapan ngayon ay dahil nga sa estilo ng kanyang pagsagot. Alam niyo naman sa Q&A, dapat talaga ay pagalingan. Dapat talaga ay may alam ka, may ibubuga ka. Tagalog man ang sagot mo or sa wikang Banyaga or English. Walang pinagkaiba yon. Ang importante, may substance at galing sa puso yung sinasagot mo. Yun yung pagkakaalam ko. Kaya lang kasi ang mga contestants daw ngayon, ang mga ganitong patimpalak, kadalasan ay trained, kadalasan ay practiced yung kanilang posibleng isagot sa Q&A. I believe... I think that, yung mga ganon, praktisado na daw nila. So, itong pinakita daw dito ni Harlene Budol, hati kasi ang mga netizens eh. Sabi, napaka-natural lang daw, kwela, at galing sa puso. Okay, siguro yung galing sa puso, oo. Pero yung magiging kwela ha sa isang seryoso na tanong, diba kasi tinitingnan dyan kung ano ba talaga ang pwede mo ma-offer as a representative ng ating bansa. Importante yon dahil, abay, paano kung magkalat ka sa international stage? Ang dala mo kasi doon ay Philippines. Hindi naman Harlene Budol ang uno, di ba? Anyway, sabi dito, nagkalat daw. Dinog show ang Q&A ng Miss Grant na itong si Budol. So kung napanood nyo na po, matindi talaga, nakagulat. Yung tipong akala mo ay hindi pa yon ang totoong Q&A. Akala mo ay nagbibiroan lang at rehearsal lang. Yan yung una kong napansin. Ano to, nagre-rehearse ba to? Kasi meron dito sabi na, thank you for that very long question. I have a big followers. Ay, tingnan mo, mali-mali ang grammar. Pero yun nga, hindi naman siguro ganun ka-importante yon. So long as meron ka talagang masabi na may substance. Because I have a big heart. Oh, English yun ha. Yung parang ganun, biniro niya. O ano nga uli yung tanong? Sabay banat na itong question na ito. At parang hindi siya talaga seryoso. Pwede namang, siguro sa portion o sa part ng isang patimpala katulad na ito, meron talagang time para kayo ay magbiruan. Pero sa Q&A, I don't think oobra dyan yung mga ganitong klaseng sagot din. So ako rin po ay hindi masyadong sangayon sa inasal ni Harlene Budol. Ito po ay karapatan natin dahil ito naman ay nakikita natin publicly. So karapatan talaga natin na magbigay ng reaction. Okay, maraming fans si Harlene. Alam natin yan. Pero sana may iba pa. Sana yung magre-represent ng ating bansa ay isang totoong may alam. Diba? Kasi minsan yung binibiro mo yung isang bagay, ang ibig sabihin yan ay posibleng wala ka talagang dunong doon. Kaya dinadaan mo na lang sa biro. Dinadaan mo na lang sa masakit, pero totoo eh, pagpapapansin. Parang ginagawa mo na lang kalokohan. Kalokohan kasi ito eh, yung style ng kanyang pagsagot. So, yun. Kahit po mga pulangaw ngayon na hindi gusto itong ginawang ito ni Harlene. So parang nagkakasundo ang mga netizens ngayon. Kukonti, syempre. Or meron mangilan-ngilan na syempre ipinagtatanggol. Ang sa akin, isa pa, siguro naman ay hindi to pababayaan. Kung ano man ito, para kasing preliminary pa lang ito, hindi pa talaga ito finals. Eh. So siguro... gusto lang ni Budol na ipakita yung kanyang kakwelahan, di ba? At baka kasi sobrang pagod sa dami nga daw ng commitments. Minsan ganun eh. Ganun ang tendency natin. Biruin na lang natin ang mga bagay-bagay na dapat seryosohin. Okay. Anyway, so yun. May mga ilan-ilan din naman na nagtatanggol sa kanya.
Matindi ah. Buti nga hindi na pikon etong interviewee dahil kakaiba po talaga. Okay. What? Sabi pa niya. Yung parang, hindi ko narinig. Say it again. Ganon. Ano daw? Hindi niya maintindihan yung tanong. Okay. So, Tinagalog naman niya, di ba? Pero minsan kasi, minus factor talaga sa ating mga panlaban internationally, lalo na sa beauty pageants, na gagamit ng interpreter bilang tayo po ay kilala na, di ba, one of the biggest English-speaking country in the world. So, at sa mga ganitong patimpalak, talaga pong nagtatiyaga yung mga contestant para sila ay mahasa sa English. Dahil yun dapat talaga ang, para sa akin, yun ganun dapat ang paraan ng pagsagot. Dahil yun nga, kilala tayo bilang marunong sa lingwahe, sa English language. So yun, sana yung mga fans ni Harleen Budol, huwag po kayong masyadong sensitive dahil talaga pong mas gugustuhin ng karamihan sa atin na iba ang ipadala, hindi yung ganitong klase ng pagsagot. Or kung manalo man siya, siguro dapat baguhin at i-train ng maayos.